What's up sa inyo mga kasang, welcome back to my channel. So ayun, di ba kung napanood niyo nakaraang video ko, nakita niyo doon na yun nga naglinis na nga tayo ng pwesto dito. So ayun, gagawa ako ng series ng video unti-unti sa pagbuo natin itong pwesto nga na to. So para doon sa mga gusto ring magkaroon ng shop, virtual shop man yan or yung physical shop nga, bibigyan ko kayo ng mga tips kung ano yung mga kailangan nyong gawin, kung ano yung una nyong dapat ginagawa, tsaka may pagkasunod-sunod kasi yan. Hindi naman pwedeng basta isang araw buuin mo agad yan, isang buo na ganyan. Kahit may budget ka pa, may tamang process yan o may tamang pagkakasunod-sunod kung ano yung mga dapat mong unaan. So ayun, papakita ko sa inyo nung nauna nga na naglinis muna tayo. Siyempre dapat malinis muna yung pwesto para ma-visualize nyo rin kung ano yung dapat nyong gawin, kung ano yung dapat nyong unahin, tsaka kung ano yung mga dapat nyong pagpapwestohan ng mga tanks. Kasi ang importante dyan yung pwesto ng tanks. Hindi ka naman pwedeng basta maglagay dyan at magbago isip mo, ilipat mo. Hindi ganun kadali yun, kasi yun nga yung tubig natin. Siyempre isipin mo kung saan magagaling yung kuryente mo, kung paano mo lalagyan ng tubig, kung paano yung process mo pag water change. So lahat yung mga bagay na yun, kailangan iintindihin mo yun. Hindi yun basta magtatayo ka ng tindahan dyan. So ayun guys, napakita na natin yung progress. Yung unang ginawa ni Mrs. kasi, si Mrs. kasi yung gumawa nito, bali pininturahan niya muna yung mga dapat pinturahan para medyo malinis nga yung magiging pwesto nyo. So ito yan, yung mga makikita nyo, mga puti-puti na yan. Si Mrs. na nagpintura niya kasi kayo may gusto magpintura, dapat ako nga eh. Pero yun nga, trip niyang pinturahan kasi, so pinaubaya ko na sa kanya yan. So ngayon nga, bakante na yung space natin dito. Lahat ng mga tank doon, ililipat ko dito yon guys. Hindi ako mag-upgrade na nandun pa rin siya tapos maglalagay ako mga bago dito. Hindi ganun. Bali ililipat ko sila lahat, magiging open yung space na yon. So para mas nakaayos din tayo dito, pag pumunta kayo, if ever pupunta kayo dito, meron tayong magandang space na magagalawan. Kasi mahirap dito, lagi nakagaraan yung sakya namin eh. Kaya pag may mga pumupunta, hindi rin sila masyadong magagalaw. Unless ilabas ko yung sasakyan, pero minsan kasi tinatamad ako, so hinahayaan ko lang yun. So ngayon, pag bumalik kayo dito, makikita nyo, maluwag na nga yung pwesto. So yun guys, na plano ko, lagyan to ng mga 20 gallons pa ganyan. Tapos yung mahaba ko pa ganyan, tapos 20 gallons sunog dito. Tapos itong malaking space na to, lalagyan ko rin ng mga 20 gallons yan. Sakto yan dyan, isang buong malaki. Pero huling-huli na yan kasi medyo mahal yan. So dito naman may bintana, hindi ko pwedeng harangan kasi yung bintana. So baba na to, siguro lagyan ko ng dalawang layer na 10 gallons, pwede na siguro yan dyan. Tapos ayun, itong simento na to, pwede ko rin lagyan to eh. So tingin nyo guys. So yan yung magiging shop natin. Bago kayo maboring guys, pakita ko muna sa inyo yung update sa aking mga flowerhorn fries. Ito na sila ngayon, 20 days old na to. Sakto 20 days yan. Bali, kumakain na sila ng mga pellets. Kaya naghanap na rin ako ng tubig packs para mas mabilis silang lumaki at makakuha na kayo. So yun, lalagyan ko ngayon ng kuryente to. Dito, dito. Kailangan ko rin dito, pero hindi pa yan. Ikutin ko dyan kasi dito kukunin yung kuryente nyan. Dito mayroon kasing plug dito, so gagawa ako ng parang extension lang. Gamit ako ng surface type na plug. So yan, papagapang natin dyan yung wire, lagyan natin yung mga yan, tapos ikot doon bago natin ilagay yung mga tanks. Dapat nakaready na yung mga wires o yung mga saksakan nga. Ito ang gagamitin ko guys. Meron akong martilyo, meron akong long nose dito na gamit pa yata ito ng World War 2. Legendary! Tapos ito, screwdriver na medyo bago to. Ito yung mga clip para dun sa wire. Gagamit tayo nito para maikapit natin yung wire doon sa pader. So ito yung wire natin. Hindi ko alam kung ilang meters to. Binigay lang to sa akin ni papa ko. Hingi ko lang. Tapos yun, bumili ako ng mga surface type na ano na ganito. Ano ba tawag dito? Socket? Surface type yan. Ibig sabihin nakaangat siya. Tapos yun yung pinakadulo niya, isang plug. So yan yung mga gagamitin natin, magagawin natin. At dahil wala akong drill dito, gagamit ako ng double-sided tape. So ito yung pandidikit ko do sa mga socket kasi wala nga akong drill. Pero mas maganda nakatox talaga to sa pader. Kaso yun nga wala eh. So yun, ang plano ko dito guys, dito kailangan ko lagyan dyan, tsaka dito. Tapos yung pagagapangin natin dito yung wire para magkaroon pang isa dito. So yan muna ngayon kasi magkakaroon ng tanks dito eh. So yan, isang diretso yan dyan, papunta nga doon sa misaksakan. Para sa mga hindi marunong guys,
paggagawa kayo ng mga ganitong project yung mga sa kuryente nga, siguro mas maganda magtanong kayo sa marunong o paggawa nyo na lang sa marunong. Kasi mahirap magkamali sa ganito, eh, pumuputok kasi. Yan, no? Ganyan kabilis lang yan, di ba? Pero pag malupit kayo, magagawa nyo yan. Pero kung hindi, umanap kayo ng marunong gumawa para masigurado tayo. So yun, no? Ito yung socket nga natin. Pakita ko sa inyo yung loob. Ngayon ito, pwede itong i-extend. Diba isa lang yung butas niya sa kabila. So dito ko ikakabit yung wire. And dyan, yung isang dulo. So yung kabilang dulo, meron din siyang screw. Ngayon wala siyang butas, pero pwede siyang butasan. Ayun, tatanggalan nyo lang yan. Kaya ako may long nose, para yan dyan talaga. Oh. Oh, diba? Nung World War II pa, gumagamit na sila niya. Tignan mo naman yung long nose ko, diba? Vintage na vintage yan. May kalawang pa. Sorry guys, ha? Wala kasi yung gamit talaga. So yan, dito yung isa. So para magkaduktong yan, magiging dalawa siya na extension sa isang wire. Bale ito guys, so unahin ko yung side ng ano, doon sa may plug. So dito ako magunang maglalagay nitong, hindi ko alam kung anong tawag dito, C-clip ba to? Yung parang clip siya na may pako para doon sa mga wire nga. So ayan, pupukpukin lang yan. Oops, commercial muna tayo ulit dahil baka nabobored na naman kayo. I-update ko lang din kayo sa aking Awaken Mix. Itong Awaken Mix na to, sigurado ako mail na to kasi yung isa ng itlog bigla, akala ko mail. So ito sana mail na talaga, no, para ito yung i-breed natin. O nga pala, ito si Siljan, yung sa mga nakapanood noon. Binigyan ko na nga pala ito ng pangalan. So ayan siya ngayon, medyo busog. Tapos yun, sana makabili ako ng malaking tanks para sa kanya, para mas gumanda siya kasi nasa 20 gallons lang to, eh. Minimum requirement lang kasi yun. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, no, galing sa plug, napunta dito, tapos dito sa kabila, papunta ulit sa kabilang socket. So parang nakasiris lang siya. At ayun na nga mga kasang, tapos na tayo mag-wiring dito ng mga sockets natin para sa kuryente. Parang ang nangyari kasi dito, parang ano lang naman to, extension lang naman siya. So ayan, naka-ready na yan. Pwede na tayo maglagay ng tanks dito. So ayan guys, natapos na natin yung ating ginagawang wirings dito. Tapos yung umikot dito. Ngayon syempre, hindi natin malalaman kung okay siya hanggat di natin tinetesting. So ito, itetesting natin ngayon. Saksak muna natin, tapos tingnan natin kung sasabog. O, di ba gumana? So ayan guys, na nagawa na nga natin yung ating electrical wiring para meron na tayo electric pan dito. Hindi na mainit. De, joke lang kasi yun talaga, isa sa mga pinaka-importante na unahin bago kayo magawa ng tindano o ng shop is yung electrical wiring, kasi pag nakasalansan na yung mga tanks nyo, hindi nyo na pwedeng galawin yun, o mahirap na maglagay, alam mo yun, nasa likod kasi siya. Tsaka isipin nyo rin guys, kasi bawat apat na aquarium kailangan nyo ng siguro at least 4 slots
kasi kailangan niyo yung isaksak yung kung may power head siya, kung may heater siya, kung lalagyan niyo siya ng air pump, saka yun, kung lalagyan niyo siya ng ilaw, syempre kailangan yun. So, kung magsisetup talaga kayo ng aquarium, sa isang aquarium, at least 4 slots. Pero kung multiple aquariums kasi, syempre kailangan marami na kayong saksakan, saka depende pa rin sa layo yun. Itatansyahin niyo kung ilang layo yung apat. Kasi ang ginawa ko dito sa mga to, yung layo niyan, parang apat na 20 gallons kasi yan. Every apat na 20 gallons, meron akong saksakan. So, nire-ready ko lang yan para nga dun sa mga ikakabit ko soon pag naglipat nga ako dun. So, dapat kung sakali nga na magbubo kayo ng shop o ng pwesto, importante talaga unahin nyo o isipin nyo rin kung ano yun, kung paano yung layout nyo ng electrical para nga sa mga plugs natin, sa mga wires din. So, yun guys, no, sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko saka sa mga pinagagawa ko. Tapos, ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo lang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. Nagawa ako ng series na tungkol dito sa pagbuo ko nga ng pwesto dito. So, ayun, abangan nyo guys sa mga susunod na video kung ano pang magagawin natin hanggang sa mabuo natin tong shop na to. Tapos, ayun, syempre, bago ko tapusin ang video na to, andito na yung mga shoutout. Shoutout kay Yannick Spank, Yard of Ormoc Flowerhorn Hub and Flaring Squad Fish Keepers ng Ormoc. Shoutout kay Barry Peralta at kay Justin Belmonte. So yun guys, maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video, kahasang number 1, fish out.